na ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa mga magkakasalungat na probisyon ng 2023 budget na ipinasa ng Senado at Kamara. Umaasa ang congressional leaders na may sasabatas ang pambansang pondo bago magpasko. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pasado alas 10 ng umaga nang magdatingan ng mga congressman at senador na miyembro ng Bicameral Conference Committee sa Manila Golf Club sa Makati. Layunin ng BICAM na i-reconcile o pag-isahin ang mga magkasalungat na probisyon at bersyon ng 2023 budget na kani-kanilang ipinasa. Ang Senate contingent, pinangunahan ni Finance Committee Chairman Sonny Angara. At ang House contingent naman ay pinangunahan ni Appropriations Chairman at Acobicol Partilist Representative Elizalde Co. 5.268 trillion pesos ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Ang ipinasang bersyon ng Senado may 215 billion pesos na proposed amendments. Ang bersyon naman ng Kamara, 77.5 billion pesos ang ni-realign o inilipat sa ibang gastusin. Sa kabila raw nito, hindi naman daw nila nakikita na matatagalan sila sa deliberasyon. Sa tingin ko naman, mabilis na makaka-agree ang House at saka ang Senado dahil meron tayo for the first time in-adopt natin ang medium-term fiscal framework na ito ang naglalaman ng 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo. So yan ang magiging guiding posts ng House at saka Senate. Ayon kay Senator Angara, na pag-usapan sa unang araw ng deliberasyon ang confidential at intelligence funds. Dahil nagsabi na si Vice Chair Hontiveros na sana manatili yung amendment po ng Senado na nag-realign tayo ng ilang daang milyong pondo mula sa intelligence fund ng iba't ibang ahensya na nilagay po, hindi naman natin tinanggalan ng pondo yung ahensya kundi nilagay lang natin po sa kanilang yung tinatawag na MOOE o yung maintenance and other operating expenses. Kabilang sa 215 billion peso amendments ng Senado, ang realignment ng Confidential and Intelligence Funds o CIF sa Maintenance and Operating Expenses o MOOE at iba pang gastusin. Ang CIF na inilipat sa ibang mga programa at gastusin sa Senate version ng budget ay ang 120 million pesos sa Department of Education, 5 million pesos sa Department of Foreign Affairs, 19.2 million pesos sa Department of Justice, 2 million pesos sa DSWD, 20 million pesos sa Ombudsman, at 6 million pesos sa iba pang executive agencies. Habang sa Kamara naman, ilan sa mga institutional amendments ay ang mga sumusunod, mga programa ng DOH, pondo para sa UPPGH, pagpapagawa ng classrooms at special education fund sa DepEd, paglalagay ng budget sa libreng sakay program ng DOTR at mga ayuda at livelihood programs para sa DSWD at DOLE. May full trust and confidence ako kay Senate Finance Committee Chair Angara na kakatawanin nila yung mga amyenda naming lahat ng mga miyembro ng Senado. And moving forward, the space remains wide open para sa further budget and finance reforms. Sabi ni Angara, opening statement pa lang ang naganap pero ang mga detalye ay pagpupulungan pa ng House at Senate leaders. Inaasahang sa susunod na linggo ay matatapos na ang BICAM deliberation. Umaasa rin sila na bago magpasko ay maisa sa batas na ang 2023 budget. Usually yung ratification is, if not the same day of signing, sana next week or the following week magawa natin dahil sayang naman yung momentum. Maaga nagsumite yung Office of the President, maaga nagsumite din yung House of Representatives. So sana tuloy-tuloy po yun. Usually nagiging batas ito before New Year. Pero this year, dahil maaga nga tayo nag-umpisa ng trabaho, ang aspiration is sana before Christmas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.